Hello guys, welcome back to Dato Ambas TV. Ito po ang inyong si Dato Ambas. Ito, due to public demand, gumawa na ako ng video about sa flexible na pustiso. Ito, marami kasing nagchat sa akin about sa flexible na pustiso. Nagkakaproblema, mali yung pagkakagawa. Bakit ganun ang resulta nung gawa? Yun lang. Wala akong mai-suggest kung dahil tapos na. Kaya ito, bibigyan ko yung tips bago kayo magpagawa ng flexible na pustiso. May mga case ako dito na ipapakita, kaya panoorin nyo. Baka isa kayo dun sa mga ganong case na pwede ka na magpa-flexible at hindi. Ito yung mga case na sample na ipapakita ko sa inyo na pwedeng gawan at hindi na flexible na pustiso. Yan. Ito sa baba, ito naman sa taas. Ito mga sample na ipapaliwanag ko isa-isa sa inyo. Kung pwede ba sila o hindi, na gawan ng flexible na pustiso. Ito, meron akong sample dito na lower flexible denture. Ito ay case ni Doc Villaroman. Doc Ani Villaroman ng Valenzuela. Yan. Tingnan mo, walang space, walang ano, madaling isuot. Yan. Ang paggawa ng flexible na denture, kailangan talaga biyasa. Oo, kasi pag hindi biyasa pa yung technician sa paggawa ng flexible, mamumblema yung doktor. Kung yung doktor hindi rin marunong mag-fit ng flexible or ng case about sa flexible, may ang pasyente ang mahihirapan. Oh. Ang mahal-mahal ng flexible, di ba? Ang pinaka-minimum 13,000 ang bawat pustiso, 13,000 ganito pa lang or 15,000. Depende pa yan sa ngipin na klase na gagamitin. Ito ang ginamit dito ay German tip. Ngayon, swerte talaga ng pasyente kung ang doktor ay mabait at biyasa sa paggawa at saka yung dental laboratory niya. Kumbaga, nagko-combine sila katulad ng mga dentist ako. Hindi ko naman nila lahat na hindi magaling pero meron. Kasi sa dami ba naman nagme-message sa akin araw-araw ba't sa flexible na pustiso na yon sobrang higpit, nagkasugat-sugat na yung singaw, tapos hindi lapat ng maayos. Doon, halimbawa, pag sinuot yung pustisok, mapasok yung mga pagkain doon sa loob, ayun. Sobrang higpit ng kawit, hindi matanggal, yun. Mga ganong case, yun ang kadalasan na problema ng mga nagsusuot. Minsan kasi hindi sila advisable. Isa pa sa mga advice ko na sana, pag bagong bunot ka, huwag ka munang magpapa-flexible na pustiso. Pag sinabi sa'yo ng dentista, flexible yan, after 2 weeks, huwag kang maniniwala doon. Ako na nagsasabi sa'yo. Pero kung ikaw, maniniwala ka, ano mo na yun? Nasa sa'yo na ang desisyon kung magpapagawa ka o susundin mo yung ano ng dentista. Ginawa ko lang tong video na to. Hindi ko sinasabing professional ako. Pero sabi ko para sa akin, ito panghabang buhay na kahit sa sino mang mapanood, meron kakaroon ng idea na hindi niya pagsisisiyan na napanood niya to bago ka nagpagawa ng flexible na pustiso. Ito, isang ordinary na pustiso, ayan. Pero, pala mo may kawit. Ordinary lang to. Ito naman ang lower niya, flexible. Ito, may papakita ko sa inyo dito na isang case, ayan. Ito, itong case na to. Kalimbawa, kung ganito ang case mo, pwedeng ka mag-flexible kasi nga nasa pagitan yung pustiso. Pwedeng ganito yung itsura, parang buo. Buo siya. Alimbawa, ito yung ito yung pustiso mo. Ayan yung kulang sa'yo. Ayan. Ayan yung kulang sa'yo. Dalawa dun sa kabila. Pwedeng i-flexible yan at pwede ding ordinary na pustiso. Ito pustiso na ordinary na may retainer. Ayan. Pwede yan. Ganyan. Kaso, ang problema lang nito may kilagit. May palate. Ayan. Ito yung major connector ang tawag dito. Pwedeng gawan ng flexible yan. Ganito magiging itsura. Ito, pareha lang sila ng itsura. Pero ito, nung ginawa, meron siyang magkadikit yan eh. Ngayon, gusto na, ayaw ng pasyente na may parang naiilang siya dito, nakaharang. Ginawa, pina-uni. Ayan, ito. Unilateral flexible. Dalawa nga lang sila. Pero, ang kagandahan, hindi ka maiilang na may nakaharang dito sa likod ng ngipin mo. Ayan. At saka walang papasok na pagkain dun sa ngalangala. Minsan kasi kapag flexible na ganito, lalo na kung ganyan, yung maliit. Kasi ang flexible, ganito lang, yung maliit. Ito ang lapad ng ordinary.
minsan pumapasok yung pagkain dun sa loob. Naiilang yung pasyente na isuot yung flexible. Kaya ang ginagawa ko minsan, ito ginagawa ko ganito. Uni, kung may pagitan pareha, yan, parehang pagitan ito. Ito rin, ganyan. Sa case na to, parang same sila. Pwedeng, merong, pwede siyang i-flexible pareha. Ito, ito, case na to, maganda to. Pwedeng i-flexible, ayan o. Harap at likod magkasama, yan, pwedeng i-flexible yan. Ito naman, ito, ito kadalasan na problema to. Yung harap lang yung kulang. Halimbawa, itong, ang harap ng ngipin kasi itong anim na to, magmula pangil sa pangil. Anim yan. Kadalasan nagpapagawa sila ng flexible. Halimbawa, ito, papagawa mo ng flexible. Ngayon, pag pinagawa mo ng flexible, halimbawa, harap lang ha, walang likod ng ngipin ang involved. Ito lang, harap lang. Sample na to. Mapa tatlo yan, dalawa o isa, ganyan. O anim. Ito ang kadalasan na problema nila. Pag nilagyan ng pustiso yan, ito, yan, meron siyang ganyan. Ito, parang ganyan. Ganyan yung flexible eh. Yan. Ngayon, kadalasan problema lang, may pumapasok na pagkain dito. Tapos minsan, hindi ganun kakapit. Tapos minsan pa, ang pangit, yung may kawit sa dito. Na minsan, hindi kakulay ng gums mo. Minsan, depende kasi yan sa brand ng flexible eh. Kung Ball Plus ba, o yung TCS, or depende yung mga, ano dyan, yung mga gawang China na flexible, ayun. Mas maano, o yan. Minsan, ganyan ang mangyayari. Makikita, pag ngiti mo, makikita mo na parang mayroong hindi pa maganda tignan. Kaya sa mga case na ganito, huwag kang magpapa-flexible kung harap lang yung kulang ng ngipin mo. Diba, sa case mo, kulang lang, harap. Huwag kang magpapa-flexible. Pero kung harap, tapos may likod, gaya nito, halimbawa, ito. Saan ba? Ito, ayan. Ayan, may harap, diba? Tapos may likod ng ngipin na kulang. Pwedeng i-flexible yan. Ito, gaya nito. Ito, pwedeng i-flexible to. Pwedeng i-ordinary. Ito, tingin mo, kulang siya ng harap. Meron din sa likod, pwedeng i-flexible yan, walang problema. Ang problema mo lang dito sa gums na to, kung merong gums, minsan hindi kakulay ng gilagid. Minsan yung gilagid mo dito, pink, dito naman dark yung kulay. O kaya red na red. Yun lang ang kadalasan ng flexible. Ayun. Basta pag bagong bunot ka, huwag kang magpa-flexible. Yun ang number one na payo ko sa'yo. Ito, pwedeng ito, ordinary to, di ba? Pwedeng i-flexible to, pwede rin ordinary na lang. Kasi minsan may mga iba dyan, dati naka-ordinary, 6 years naka-ordinary, tapos nung nagpa-flexible, sa ganitong case, ang dami niyang mga iwang-awang, minsan nahihirapan yung mga technician maglapat ng maayos. Kaya pag sinuot, imbis na yung ordinary, pag sinuot nila, yan, swak. Pero nung nag-flexible, itong case na to, pin-flexible to, ah, hindi, ito, itong luma niya, hindi na ginamit. Siyempre, maganda yung lapat nung flexible na ginawa ko. Siyempre, hindi ko naman sinasabi na maganda. Ito nga, oh, ito yung katibayan, yung ordinary na pustiso, hindi na binalik. Ay, hindi na kinuha. Kumbaga, yun ang suot niya, yung gawa. Kaya yung paggawa ng flexible, kailangan talaga, swerte mo na lang kung yung dentista mo, tsaka yung laboratory technician nila, eh, magaling sa paglapat at paggawa ng flexible. Ang kagandaan lang talaga sa amin, ako minsan, ako na unang nagsasabi, ay, Doc, hindi pwedeng flexible to. Halimbawa, ito, iisa na lang yung ngipin mo, tapos ganito pa ang haba, kita na yung ugat ng ngipin. Kahit may budget ka o may pera ka, kahit doktor ka pa, kung sa akin mo pinagawa yan, hindi ko sasabihin na, Doc, hindi po advisable ang flexible dito kasi ganito nga yan. Pero kung yung doktor, yung sa akin, yung mga dentist ako, sila, gaya nila, Dr. Luz, sinasabihan ko na yan, Doc, hindi pwede ito. Nagkakasundo kami kasi nga, siyempre, ikaw din yung mahirapan eh, kami din yung mahirapan kasi hindi magiging masaya yung patient, hindi magiging masaya. Pero yung mga iba, ala, go lang, go nang go. Kaya siyempre, minsan, nakaka-receive kami ng ganun, mahirap din magmalinis, pero nakakaawa kasi ang mahal ng bayad nila. Sa case na to, limbawa sa case na to, nasa 20 mil lang single sa flexible. Eh kung sa 20 mil, hindi naging masaya yung pasyente, oh. Minsan, magagalit yung pasyente sa'yo, siyempre, kasiraan mo din yun. Oh. Yung mga iba, matigas yung mukha, kaya okay lang. Ito, isang flexible, pwede rin i-flexible to. Oh. Pero ito, hindi ko pina-flexible kasi nga, ito, nakita mo, ito ay bagong bunot. Tapos gusto ng doktor, ipa-flexible. Sabi ko, wag. Oh. Ayun, ordinary muna. After 6 months, doon ka magpa-flexible. Sige, magkita tayo. Pwede, pwede. Yan sa upper. Yan sa upper. Basta ang payo ko lang sa upper, halimbawa, ito, kulang sa'yo, 6. May likod naman na kulang. Ayan, ganyan. Pwede ka mag-flexible dyan. Check yan, check. Pero kung harap lang, halimbawa, ito, ayan, oh, yung harap lang ang ngipin ng ano, tapos papa-flexible mo, magkakaroon ka ng problema dito.
Sigurado ako 100%. Minsan, kadalasan dito ang problema. Kakaroon ng papamapasok yung pagkain. Nakakailang yon kasi nga, hindi ka komportable. Halimbawa, ito naman, sa payong, kadalasan, ang dami rin na gusto magpagawa ng flexible, flexible na pustiso, pero buo. Ha? Ako, hindi ko sinasuggest ang flexible na buong pustiso. Kasi nga, ito ay, hindi nare-repair ang flexible. Hindi nare-repair. Halimbawa, sa case na to, itong sa dalawa, ito, tignan nyo, flat na eh. Ito, mababa na yan. Ang healthy na sinasabi ko na gums, ayan o. Di ba? Kitang-kita, ayan o. Ito, sa case na to, medyo ito, lubog na. Ito, medyo, wala na eh. Kumbaga, pag sinalpak mo yung pustiso, malalaglag lang diretso. Ito, hindi. Pag sina, ito, sample to ng base ng pustiso, pero ordinary lang. Tingnan mo to. Pag nilapat mo, kasi nga, dahil healthy siya, kahit ibato-bato mo lang, ayan o. Kaya mapa-ordinary o flexible, pwede yan. Kasi nga, healthy ang gilagid. Pero kung flat na, gaya nito, ito, sa baba to. Ito yung mga flat. Wala nang kaumbok-umbok. Ito, sa lower to, ha. Kapag buong pustiso, hindi ko na-advise ang flexible. Lalo na sa case na to. Wala nang kakapitan yung pustiso. Pero ito, kung ganito ka-healthy yung flexible, ano mo, gums mo, sige, mag-flexible ka. PM mo ko, PM mo pala yung mga doktor namin dyan sa Lagura Dental Clinic, Dayo Dental Clinic. O kaya mas malapit sa'yo. O kaya bago ka magpagawa, i-PM mo ko. Tingnan ko yung case mo para ma-advise ang kita kung anong bagay sa pustiso mo. Sa mga babang case naman sa pustiso, ano lang, basic lang din sa lower ng ngipin. Ito, kailangan mo lang ito. Halimbawa, kung ganito yung case mo, yan. Sa likod ng ngipin, may pagitan. Ayan. Pwede mo i-flexible yan. Pwedeng i-flexible yan, uni. Parang ganito lang siya. Oh. Ganyan. Pero kung may kulang ka pa dito, pwede rin magkasama. Ayan, ganyan sila. Ayan, flexible. Pwede rin yan ganyan. Flexible siya. Pwede yung flexible to. Kung ordinary, makapal nga lang dito. Pwede rin uni, parehang dalawang uni. Sa dito, sa doon, para walang nakaharang dito. Kasi pag may nakaharang dyan sa likod ng ngipin mo, dito, nakakailang sa dila eh. Para kang nabubulol. Pero kung parehang nandito lang sa side, halimbawa ito, pwede yan. Side-side lang na to. Tsaka itong side lang na to ang palagyan mo. Hindi naman malatanggal yan. Ang sabi ko nga sa inyo, swerte ng isang pasyente kung magaling yung dentista at magaling din yung technician. Number one talaga, solid yung resulta. Ito, sa case na to, pwede rin ganito. Ayan o. Diba? Ito, pre-end. Itong ganito. Kung ganito ang ngipin mo sa likod, wala ka ng ngipin. Tapos, ganito, harap na lang sa baba. Ayan, pwede to. Flexible. O kaya, metal frame. Kaso, kung maglalagay mo ng metal frame to, magkakaroon ng kawit na bakal dito. Pangit tignan. Makikita ka agad. Pero kung flexible, pwedeng pwede. Maganda pa naman yung gums. Ito, pwede rin sa flexible to. Kulang sa'yo, harap at likod. Yan ang payo ko sa inyo. Pag may kulang sa harap at likod, pwedeng flexible yan. Pero kung harap lang, sa baba, ganun din. Pag harap lang, wag flexible. Ano? Ito, yung mga ganyan, case na to. Pwedeng i-uni to, dalawa. Para hindi, walang, kasi pag nag-flexible ka, halimbawa, ito yung partial na gagawin dyan. Ayan, may nakaharang dito eh. May nakaharang dyan. Oh. Ngayon, ganyan yan eh, flexible eh. Parang ganito. Ito, ganito, ganyan. Ayan. May nakaharang na ganito, na base dito. Ayan. Kahit flexible siya, merong nakaharang. Parang ilang. Pero kung gusto mong gawin na ganito lang siya, ayan. Ganyan, pwede. Oh. Di walang nakaharang doon, maluwag yung pagsalita mo. Di naman matatanggal yan eh. Hindi yan natatanggal basta-basta kasi nga, ano to, maganda yung kapit niya sa pagitan ng pustiso. Yan. Kadalasan talaga, problema yung mga iba. Pwede nga silang kakabunot pa lang nagpagawa. Ayun. Ang problema na may space sa loob. Hindi mo nare-repair yung flexible. Pagkapag ganun, ala, uulitin mo. Paulit mo yung flexible. Ito, sa case na to, ganun din. Basta ano lang, ang problema sa flexible, syempre, yun lang, mahal. Tsaka yung nagkaka-stain din, takos sa stain, hindi nare-repair ang flexible, syempre, yun lang. Pero ito, maraming advantage, natural look, walang metal, ayan, magaan, syempre, mas matibay kaysa sa ordinary na pustiso, tsaka hindi mo kailangan ng adhesive sa flexible, lalo na kung maganda yung pagkakagawa. Ang payo ko lang, pag may sumasakit, saka sobrang sakit na talagang kailangan, i-adjust na yun. Yun lang ang payo ko. Sana
Basta i-PM nyo ako kung may mga case kayo na hindi ko na ipaliwanag para bago kayo magpagawa ng flexible na pustiso, lalo na kung dati naka-ordinary ka tapos magpapa-flexible ka, i-PM mo muna ako kung pwede. Baka tignan ko yung case mo, picturean mo, videoan mo, tignan ko. Okay, pag gumawa ko, di makakatulong ako para hindi ka magkamali sa paggawa ng pagpapagawa mo ng flexible na pustiso sa dentist. Okay, i-PM mo yung Lagura Dental Clinic, Dayo Dental Clinic, Bilyarman Dental Clinic, tsaka yung mga ibang clinic dyan na alam mong kilala na sa paggawa ng pustiso at mga ibang procedure ng dentista. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!